Madam! So for today's cooking vlog, ay magluluto naman po tayo na swak sa tag-ulan. At dahil gusto naman natin ng sabaw at pag humigop tayo ay maiinitan ng ating mga katawan. So ano ba itong iluluto ko? Ang iluluto ko po ngayon ay sinigang na hipon. O di ba ang sinigang na hipon ay masarap na masarap ipang-partner sa ating mga kanin or kahit na walang kanin basta ang sabaw pa lang ay ulam na. Wow! So ano pa ba ang hinihintay ninyo? Tara, samahan niyo ako at gawin na natin ang sinigang na hipon. Ang mga kailangan natin para sa ating sinigang na hipon ay okra, sibuyas, kamatis, lalagyan din natin ng sitaw, at kangkong. Siyempre, hindi dapat mawala ang ating mga hipon. At ang magpapaasim sa ating sinigang na hipon ay ang sinigang sa sampalo. Lalagyan din natin ng paminta at asin. So, magpakulo lang tayo ng tubig na depende sa dami ng gusto ninyong sabaw. So, sa akin, mga 2 cups of water ang nilagay ko. So, nasa sa inyo yan kung gusto ninyong magdagdag pa ng tubig mamaya. So, pakuluan lang natin siya. And, takpan natin. Ayan, kumukulo na ang ating tubig. Ilagay na natin ang ating kamatis at sibuyas. Kailangan lang natin yan siyang pakuluan. At ilagay natin ang ating sinigang mix. Ayan, kikita niyo yung sinigang mix. Sa probinsya, sa mga probinsya, ang nilalagay nila yung talagang sampalo. Yung ang gagawin kasi nila doon, mainit na tubig, tapos anuhan nila yung sampalok, bubusan nila ng mainit na tubig. Yung bunga ng sampalok ha. Ayan. Tapos ano, marami silang ginagamit na pampaasim. So sa atin, dahil wala naman tayo, nandito tayo sa syudad, ang hirap maghanap ng mga sampalok or mga bayabas, lalo ng mga pampaasim, santol, mga ganyan. So, ito lang ang ginamit natin, sinigang sa sampalok. At the easiest way para magkaroon tayo ng sinigang na hipon. So, pakukuluan ko lang yan ng mga 5 minutes. And bakit, nagtataka kayo siguro bakit nilagay ko na yung sinigang mix? Para mas manuot yung sinigang doon sa tubig. Ayaw kasi natin na pag nailagay na natin yung sampalo, ay nailagay na natin yung ating hipon, ay ma-overcook. Ma-overcook siya. So, ilagay ko na yan dyan para mamaya mailagay na natin yung mga gulay. So, ayan mga madam, kumukulo na yung ating tubig na may sinigang. Ilagay na natin yung ating hipon, mga hipon, para mas manuot na yung mga yung lasang hipon dyan. Ilagay na rin natin yung ating mga gulay. Yung ating sitaw. Ayan. At okra. Pinagsabay ko na siya kasi ayaw natin na ma-overcook yung ating hipon. Kaya dapat sabay na para maluto na agad yung ating mga matitigas na gulay. So, pwede din kayo maglagay ng radish o yung labanos. Pwede din kayong maglagay ng ang tawag dito, eggplant o yung talong. Yung tinatagalog pa na. Ayan. So, pakuluan lang natin siya. Pag alam ninyong orange na yung ating hipon, ay ilagay na rin natin yung kangkong. Titimplahan ko po muna pala ng asin at paminta yung ating
pa yan yung ating sinigang para mas manuot na yung pampalasa natin. So ayan, super simple lang mga madam. Alam kong kayang-kaya nyo rin ito sa inyong mga bahay. Wala na akong maisip na i-vlog eh. Kaya sinigang na lang. Ayan. Dito tayo sa halip. Ayan, tingnan nyo oh. Sarap, di ba? Sinama ko yung ulo kasi yan yung masarap dyan. Ganda ng kulay oh. Wow. Ayan. So, takpan na natin. So, ayan mga madam, kumukulo na siya. At tingnan mo naman ang kulay ng ating mga hipon. Wow! Ayan oh, ang gaganda. So, ilagay na natin yung ating mga kangkong. Ayan, lagay ko na yung mga kangkong. Pwede nyo naman, kung wala kayong kangkong, pwede nyo din lagyan ng, ang tawag dun? Yung pechay. Yung mga pampalasa nyo, pwede rin po kayong maglagay ng shrimp cubes kung feeling ninyo ay hindi pa malasa yung inyong mga hipon. Pero ako hindi ko na nilagyan kasi ang lalaki ng mga hipon. Ulo pa lang. Ulam na. Wow. O diba? Tingnan nyo yung sabaw oh. At syempre, optional ang ating siling haba. Hindi ko na ilagay sa ating ingredients kanina. So ito, pinitas ko lang dyan sa mga paso, sa labas, sa aking mga tanim. Yan, huwag po kayo mag-alala, nahugasan ko na po yan. So ayan. So mga 3 to 5 minutes, pwede na ito. Ready to serve. Yan. Ayan na mga madam! Super dali lang, o diba? Kahit kayo, kayang-kaya nyo to. Pwede kayong gumamit ng baboy, or kahit na isda, pwedeng isigang, kahit na ano. So sa akin, at ito ang ating hipon. So ano pa bang hinihintay ninyo? Kailangan tikman ko muna ito para naman masabi kung masarap pa talaga ang ating sinigang na hipon. So syempre, saan pa nagkakatalo? Sa sabaw. Wow! Ang sarap! Grabe, ang sarap ng sabaw! Ang sarap nito sa tuwing umuulan at pwedeng-pwede po ito sa may mga sipon at ubo. O diba? Ngayon, syempre, subukan naman natin yung ating hipon. Wow! Ang taba ng hipon. Wow! Eh. Kita nyo yan? Diba, ginagawa natin, sinisip-sip yan? Dahil nandiyan yung taba. Kailangan ang mga Pilipino gumagawa nito. Yung kakainin yung ulo. Huwag natin itapon yung ulo. Diba, sabi nila hipon lang daw. Ayan, ang sarap. Sa totoo lang, ulam namin ito mamaya. Inunahan ko na silang kumain. paborito to nila ng mga kasama ko dito sa bahay, lalo ng mga anak ko. Kahit na anong klaseng hipon yan, maliit, malaki, basta hipon. Wow! Ang sarap! Mukbang ba ito? Sana oo. Grabe! Alam niyo yung lasa ng hipon, fresh na fresh, at hindi siya nalamog. Kaya ang advice ko sa inyo, huwag niyong lulutuin mabuti yung mga hipon. O yung hipon, or kahit na anong seafoods like squid or ganyan. Kasi mabilis yan silang tumigas. So ayun na mga madam, sana nagustuhan niyo po yung aking cooking vlog for today, ang aking sinigang na hipon. Please, don't forget to follow my Facebook page din po, ang Cook and Talk with Madam. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam. See you all next time.